Hi everyone! Good morning po sa inyo lahat. Today is Monday. Medyo maulan ngayong araw kaya dahan-dahan tayo sa pagda-drive. Welcome back pala sa aking YouTube channel. Today in this video, sasagutin ko naman ang pinaka-common question sa mga videos na ina-upload natin. Ito yung kung paano ko sineset up yung aking camera view angle. Pero since gusto ko maging sulit ang panonood mo, isishare ko na rin kung paano ko finifilm, sineset up yung camera, at kung paano ko ini-edit at pinapublish yung aking video para sulit yung panonood mo, diba? Bago ko pala umpisahan ang aking isishare, gusto ko lamang bigyan kayo ng disclaimer na wala po kong experience sa pag-shoot ng video. Hindi rin ako professional photographer. So lahat ng ginagawa kong to is base lamang sa personal experience ko at mga natutunan ko kay paring YouTube, sa mga tutorials na napanood ko rin sa website ng YouTube. Ayun. So umpisa na natin. Sa ganitong klase ng pag-film ko, guys, mayroon akong tatlong ginagamit, which is number 1 yung camera, number 2 yung suction mount, and number 3 is yung mic. Yun, nakasingit din tayo. Ang traffic ah. Sa MCX, ang traffic. Toll Plaza. Umpisaan ko sa camera na ginagamit natin. Mula umpisa hanggang ngayon sa channel na to, ang ginagamit nating camera is GoPro Hero 10. Yan. So, isa siyang action camera na maganda siyang gamitin sa mga ganitong type of footage wherein yung gumagalaw. Yan, kaya GoPro yung napili nating gamitin. Tsaka compact siya, maliit lang siya. Kung gusto niyo malaman kung ano pang meron features ang GoPro 10, manood na lang kayo ng mga reviews sa ibang channel since hindi naman tayo magaling sa camera. Pero yun nga, ang gamit ko is GoPro 10. And sa ibang footages, for in some cases na madalas kong nagagamit kapag ang tawag nito, yung mga B-roll ba yun or yung B-track, ang ginagamit ko naman na camera is ay cellphone lang, either iPhone 13 Pro Max fully paid or yung cellphone ko na personal, which is yung A23. Ayan, number 2 yung ginagamit nating pang hawak dito sa GoPro natin is yung suction mount na window type. Actually, yung gantong view, makikita nyo rin naman to sa ibang car channel. Siguro ang kakaibahan lang nito, dinagdagan ko siya ng extra pang extension para hindi masyadong nakasuksok sa gilid. Guys, ganito pala yung setup ko sa GoPro. So, punta tayo sa likod. Ayan, so, ito yung GoPro. Meron tayong extender. Pero, ang nabili ko sa online, ito lang yan. Yan, sobrang tibay nito. Pwede mo nga ito sabit sa labas eh. Na-try ko na to gawin, sinabit ko sa minount ko siya sa windshield ng Innova. If napanood niyo yung video ng night driving, naka-mount yung GoPro sa labas. Kasi madilim pagloob eh. Ang kahinaan kasi ng GoPro, guys, kapag gabi ang hirap siyang kumuha ng liwanag, kaya yung clips ng GoPro sa gabi medyo malabo. So meron tayo at naka-suction mount siya. Tapos meron ito yung harapan niya, merong knob na para humigpit siya. Tapos ganito ko sineset up yung GoPro. Nakabaliktad siya. Tapos sineset up, nilalagay ko siya sa angulo na eye level. Ayan, para ganyan siya, 'di ba? Tapos kung makikita niyo sa camera, sinasama ko na din itong head unit, tapos meron ditong onting view, which is sa side mirror. Pero more on naka-focus dito sa manibela. Ito naman yung setup ng ating GoPro. Or settings. So naka-basic tayo na 1080p 60fps. Hindi na pala kita, sorry. Yan, naka 1080p 60fps wide lens. Naka-high yung hyper smooth natin. So yan, kopyahin niyo na lang yan. Pro tune. Yung bitrate natin naka-setup sa high, yung shutter auto. Tapos binabaan ko lang yung ISO max, ginawa ko lang 800. Nangopya lang din ako, guys. So kung meron kayong mas magandang settings, edi mas better. Ayan. Tapos yung sharpness nakaset sa medium. Tapos yung color natural and so on so forth. Ngayon naman, yung setup ng GoPro ko, pagdating sa orientation, naka-all siya. By default kasi yata naka-fixed yung kanyang orientation wherein kapag binaliktad mo siya, baliktad din yung clip.
pag naka straight pag na side yung GoPro, edi naka side din siya. So ang ginawa ko, naka-orientation, yung orientation yung naka-setup sa all. Gumagamit din tayo ng microphone para sa ating audio, although meron namang audio tong GoPro. Pares naman siya maganda. It's a lavalier mic na wireless. So dati yung ginagamit ko is yung mic cord, pati dun sa pag nagmo-moto vlogging tayo. Kaso hindi ko talaga type yung naka-cord kasi mabali yung loob niya in the future. Ang kalat pa niya, lalo na sa helmet, nung pag sineset-up ko siya, hindi kasi tayo naka-GoPro mic adapter, medyo mahal yun. Kaya ang ginagawa ko is naka-cord siya, papunta sa cellphone ko, binubulsa ko yung cellphone. So imagine from helmet to phone, may wire. Kaya ito yung napili ko, wireless mic, bukod sa mura na siya. Ganon din yung quality niya. Para if in case yung audio ko sa GoPro mag-fail, at least meron pa akong backup, which is yung sa galing naman sa audio ng wireless mic, di ba? Ito pala yung ginagamit nating macro lens. Nabili ko lang din to sa Lazada. Ito yung ginagamit ko for close-up footage simula nung nakaraan. So medyo lalabo yun dito, pero ito malinaw. Ayan. So dahil dyan, i-share ko na rin to sa inyong microphone na gamit natin. So nabili ko lang din siya sa Lazada or Shopee. Lalagay ko na lang yung ano, yung pangalan ng device. And dalawa to, dalawang microphone. Yung isang microphone, pinalitan ko ng yung cover niya. Ginawa ko yung parang ano, fur ng pusa. Hindi ko alam kung anong, basta parang ganun eh. Yun naman, ang trabaho doon is para sa aking moto vlogging, hindi masyadong maririnig yung wind noise. Ayun, as much as possible, ini-eliminate niya yung wind noise. So ganito ko lang siya ginagawa, guys. So sasaksak ko lang siya dito. Type C pala to, type C na adapter. Yan. Tapos punta na ako ng voice recorder. Ayan. So yeah, record ko na. Narito. Hello. Tapos i-on ko lang siya dito. Mag-prepare na siya. And then pwede ko na umpisaan. So hi. Hello. Mic test. Yan, ganyan lang siya. Yan, tapos sinave ko na siya. And then, ang gagawin ko na lang is kapag i-edit ko na siya yung video, i-sync ko na lang yung audio. Normally, ginagawa ko yung video ng ganito lang. Sa-setup ko yung camera. Tapos, capture ko na lang yung interesting na daan or kung may topic man tayo. Ganyan, para hindi na boboring. Ayan. So kung namapansin nyo guys, faceless din tayo sa mga videos natin kasi mahihain tayo eh. Kaya ganito yung mga setup natin eh. Ayan. Pero guys, kung bago, kung matagal lang kayo sa channel ko, malamang napanood yung mga older videos ko na naka-integrate siya sa aking ulo. Ayan. Sadya lang talagang nagpalit ako ng style sa pag-video ng gantong angle kasi yung ganung klase ng anggulo ng camera, medyo magulo siya. Kasi kapag nandito sa taas ng ulo mo banda yung camera, ang makikita halos is yung daan lang, wala na halos yung manibela unless i-super view mo. And medyo nakakalula kapag naka-super view eh. Yan. So ang ginawa ko, binaligtad ko yung camera wherein umaharang naman siya sa salamin ko. Ayan. So medyo delikado rin naman yun para sa para lang sa pag-video. Isa pa sa naging cons nun is ang weird niya tingnan habang ginagawa mo siya. Kaya minsan habang nag-video ako, hindi ko talaga magagawa sa coaching hindi tinted, hindi ko kaya. Naganap talaga ako ng other options kung paano ko siya i-record na hindi masyadong nasisira yung aking view. Hindi siya nakakagambala sa pagdadrive ko. Might as well fix lang yung kanyang view. Ang process natin guys is i-record ko yung video. Tapos pagtas ko na record, i-save ko naman siya sa computer ko. So yung computer ko pala guys, ang system information nito is i7 na 11th gen. So para lang sa mga gustong malaman yung specs ng computer.
And then yung gamit kong video editing software is Filmora. Yan, bali nag-avail ako ng license ng Filmora, binili ko siya. Kasi yung free version ng Filmora merong ano eh, merong watermark. Ayan. Since kinakarir ko naman yung pag-YouTube, nagmamonthly na lang ako kay Filmora. Tapos pag in-edit ko naman na siya, guys, lalo na kapag itong type of vlog yung nag-share ako ng ideas, nag-share ako ng topic, yung mga blankong part ng video, tinatanggal ko yan. Jump cut ba yung tawag sa ganun? Basta yun, yung mga part ng video na hindi naman interesting or blanko or nauutal ako, tinatanggal ko na lang yun kasi base sa mga experience ko and base sa mga old videos ko habang pinapanood ko siya, nakakainip panoorin yung nagbi-video or yung nagba-vlog is diba? Yan, kaya tinatanggal ko na siya sa pag-edit pa lang. Tapos pagdating naman sa video, yung color niya, nagko-color grade ako pero nag-explore lang ako eh pagdating sa color grading ko, ano yung maganda sa taste ko. Pero normally naka-set up yung saturation, tapos yung contrast ng +20, tapos yung sharpen naka 80 to 100, depende na lang kung medyo nakakahilo na. Nagko-color grading tayo para magkaroon kahit papano ng flavor yung video. Tapos sinesave natin siya ng pasok sa standard ni YouTube para siguradong ano, sulit. Ayan. So guys, dito ko na pala tatapusin yung video. Kung meron kayong katanungan, kung meron man ako na miss, comment lang kayo sa comment section ng video na ito. And if this video help you a lot, don't forget to like and subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. And yeah, maraming salamat sa panonood ng video na ito. This is POVPH signing off. Drive safe, ride safe, God bless and enjoy. Bye!